happy morning! And andito ko sa office ko, as usual, this is my spot. Kasi every morning busy ako, pero nakakapag-post pa naman ako sa umaga. Ayun, kaya hindi ko na nararasbakan yung iba. And then, ito yung free time ko na nasend na ng asawa ko yung ano ko sa school, napabreakfast ko na siya, na-ready ko na yung bags niya, ganyan. Then yung snack niya, then yung mga homework niya, mga echo-echo, marami-marami mga mekos-mekos, yan. Napakain ko na rin yung asawa ko ng breakfast niya, yan. Minsan, yung asawa ko gumagawa ng breakfast niya. Kasi simple lang naman siya, making coffee lang in the morning, and then yan nga. And then ngayon, it's my time for my own breakfast. Kasi sa umaga, wala akong time. Kasi after nilang umalis, diretso ako sa likod para naman doon sa aking mga fur babies. And then meron ako ditong meow baby. May isa akong cat, ayan. So, yan, iniikot ko muna yung buong bahay ko bago ako mag-relax, kumain. Kasi masarap kumain kapag katapos mo na lahat yung gawain mo, right? Ayan, ngayon, andito yung coffee ko. Ayan, paubos ko na siya actually. Ayan, ang dami nito. Ayan, black coffee. And then, meron ako dito, pansit. Last time pansit, ngayon pansit pa din. Then, yung pagkapansit nito, guys, hindi ko na siya nahimay. Ayan, yung mga tinatira kong mga manok. Eh, mahilig ako sa mga manok na may maraming buto. Ayoko kasi nung malaman. Pero yung iba gusto laman. Ayan. And then, bala ko siyang ipalaman sa akin pandesal. Kaya lang, parang eksakto lang siya sa bibig ko. So, ito, ganito ako kumain. Pinapalaman ko yung pansit sa loob. Masarap siya. Ganyan siya. Yung pansit ko, parang 3 days na siya, guys. Marami kasi ako magluto. Sabi ko sa sarili ko, hindi na kaya natuwin ko. Total ako lang makakain. Kaya lang, lumalabas siya madami talaga. Kasi, ang dami kong gulay na nilalagay kesa sa pansit. And then, pagka ganun madaming gulay, mas masarap kumain. Mas healthy, saka mas masarap talaga siya. Then, ayun nga. Yan. Medyo. Yung tindahan ng pandesal dito, malapit lang. Nung parang kahapon bininan ako ng asawa ko ng pandesal kasi paborito ng anak ko pandesal. Tapos siya kumakaan rin siya ng pandesal. So puro pandesal kami pero hindi ako bumibili ng madami kasi minsan nakakalimutan nila. Kasi sira lang. So minsan ginagawa ko sa pandesal kapag syempre pwede natin siyang gawing pudding, bread pudding or pwede natin siyang gawing breadcrumb. Ayan, minigyan ko kayo ng idea. Dati ginagawa ko yung pandesal breadcrumb, nilagay ko siya sa oven. Then medyo ito-toasted natin siya, ika-crumb, then lagay natin sa food processor. May breadcrumb ka na, hindi mo na kailangang bumili pa sa supermarket, sa palengke ng breadcrumb, at least you make your own, di ba? Yung mga lumang mga bread lang. And then yung iba ginagawa nila, bread pudding. Kaya lang hindi kasi ako mahilig sa pudding. Mga kapatid ko mahilig doon. Ayan. Kaya naman guys, ayan, nagchikahan tayo ng kaunti. Ayan. Thank you for watching everyone. And see you on my next video. Bye!